What's up guys? So today I'm going to teach you turtle soup. So ito na yung inaabangan ng madami sa inyo. So the turtle soup. So ibibigay ko muna sa inyo para hindi mahaba yung session natin dito for turtle soup. Gusto ko kasi malasap nyo, okay? Mapil nyo na sobrang exclusive netong video or netong mentoring program natin. Kasi kailangan ko i-chop-chop sa inyo bawat episodes or bawat topic natin na i-cover when it comes to turtle soup, okay? So, today, I'm just going to give you the theoretically speaking when it comes to turtle soup, and then the next one, I will show you how it works in real time, okay? And then on the charts that na possible makita nyo when it comes to your market, okay? So, first and foremost, the turtle soup is working on this 3 session, which is Asia session, London session, and then the best is New York session. So gumagana siya dito sa tatlo na to. All you need to do is just find the good setup on when it's coming and when it's happening, okay? So Asia session, syempre umaga to, tanghali, and then gabi, okay? So yan yung mga kailangan yung tandaan when it comes to this turtle soup, okay? So yan. So ang turtle soup natin is sabi dito nag-work siya during Asia session, London session, and New York session. Okay? There you go. So now, ano ba yung ibig sabihin ng turtle fucking soup, 'di ba? Like ayun yung lagi nilang tinitingnan, like, turtle soup. Ano ba yung turtle soup na yan? Turtle soup. So, from the turtle soup, isipin niyo ganito lang siya, okay? Isipin niyo ganito siya. So isipin niyo parang ganito. Okay, I know mukhang pambata yung explanation na gagawin natin, pero it's worth it, okay? Worth it to, prustahan tayo. Let's say for example, ano bang shape ng turtle? Siyempre, pabilog siya or oblong shape, tama? The turtle. And now, siyempre, ang ulo niya nandito sa taas or something sa baba, okay? Buntot sa baba, paa dito, gilid, okay? So, ito ay parang garapata, hindi turtle, tama? So, ayan, okay? Isipin niyo parang ganito. So, ang turtle is kapag maraming tao, nagtatago siya. Tama? Nakatago lang siya sa loob. Diba? Pero, once na binigyan mo siya ng pagkain or papakainin mo na siya, tutukain niya yan. Tama ba yung term ko? Tutukain. Okay? Parang manok. Tutuka siya dyan. Okay? And then, magtatago siya ulit. Tama? Yun yung parang ideology when it comes to turtle soup. Parang ganon. So, ibig sabihin, once na meron ka lang ibibigay sa kanya, dun niya lang kukunin and then babalik na siya. Naintindihan? So that's the analogy na pwede ko maibigay sa inyo for turtle soup. Now, how about in real trading charts? Anong itsura ng real trading ng turtle soup in real time real charts? So theoretically speaking, so this is theoretically, okay? Don't take my word out of context. This topic is only theoretically speaking, okay? Kasi bibigyan ko kayo ng mismong actual charts nito and actual reasoning when it comes to real charts, okay? So now, lasapin nyo lang muna ang theoretically speaking ng turtle soup, okay? Kasi once na hindi nyo ito maigets, then definitely hindi nyo rin maiintindihan kung ano yung itsura nito sa actual moment, okay? So now, what you need to do is look for the market trend na ginagawa ng market, okay? Let's say, for example, ganyan yung market trend na ginagawa niya. It's creating higher highs, lower low, higher high, lower low, higher high, lower low. Something like that, okay? Something like that. Now, in this case, makakakita kayo ng nagbe-break ng structure. Syempre, marami naman sa inyo, kabisado nyo na yon, yung break of structure, tama? So, gawin natin siyang official. BOS, like a break of structure na meron tayo dito, something around there. And then, let's copy and paste that one. Paste it here. And then, same exact thing here. Break of structure. Okay? So, paulit-ulit na break of structure. Now, meron ka natitirang alin? Highs right around here. Highs again. And then, this is the actual market, okay? Actual market movement. So, there you go. Lagyan natin ng ganyan. So, in that kind of state or in this kind of matter, it's all about nasan yung turtle soup? Nasan yung soup na yan? Again, guys, ang turtle soup po ay nangyayari when it comes to like an impulse movement, okay? Impulse movement po siya. So, it means nagkakaroon po ng biglaang pag-take on liquidity or what we called obvious run into a liquidity. Yun yung tamang term, okay? An obvious run into a liquidity po, okay? It means, kung nakikita natin siya nagkikreate ng lows right around here and, you know, additional lows right around here, then definitely masasabi natin na, okay, may lows dito.
may lows din dito. It's a matter of fact kung gaano niya lang kabilis tinake yan. So, kasi madalas, isang candle, dalawa, tama, tatlo, apat, lima, anim, pito. Diba? Minsan ganyan. And then, ito yung lows na tinitake niya. Let's say, ito yung lows na tinitake niya. Ganyan. And now, ano mangyayari? Gaganyan ulit, gaganyan. Then, tsaka tataas. Gaganyan. Tama? So, Sir Kim, ayun ba yung tinatawag na turtle soup? Hindi po. Ulitin ko ha. Hindi po ito yung tinatawag na turtle soup. Bakit? Slowly. Yeah, but surely, yun yung tinatawag. Okay? Slow niyang kinuha yung liquidity. And now, malinaw na malinaw yung candlestick. Like, buong-buo yung candle. Okay? Yun yung hindi na-explain sa inyo. So now, eh ano ba dapat, Sir Kim, para masabi namin turtle soup ang isang market or isang trend, okay? Masasabi nyo na turtle soup ang isang trend once na makita kayo ng ganitong ganitong candle, eh then napaka, let's say for example, gawin natin itong darken, you know what I'm saying? So ayan, gawin natin siyang mas dark. Let's make it a red instead of that one, that color. So there you go. So let's say for example, ito yung low, tama? Okay? So let's say for example po, ito yung lows na na-create natin and now nag-open yung candle natin dito, something around here. And now, as soon as it opens, ano ginawa? Binasag to ng mabilis, okay? Without no direction at all. And now, bago matapos yung candlestick, nagkakaroon tayo ng pullback sa price. And now, ano may iwan niya? Syempre may iwan yung hibla niya, tama? Magkakaroon ng something like this, okay? Magkakaroon ng ganyan. Now, Sir Kim, is this what we call the turtle soup? Yes, ito yung tinatawag nating turtle soup. A massive and a cause of rejection somewhere around in these zones, dun sa liquidity, previous liquidity niya. Naiintindihan? Yan yung gusto nyong hanapin. Yan yung gusto kong hanapin ninyo. Naiintindihan? Yung sa mga gantong klaseng, ganitong klaseng candlestick when it comes to liquidity grab. Okay? Yan yung gusto ko. Bakit? Isipin nyo na lang na kuryente yan, okay? Isipin nyo na lang, once na bumaba siya, nagkaroon agad ng reaction. So in that case, guys, majority of the people are trying to what? Manipulate the market and turn the market to the south, okay? South, it means kabaliktaran ng presyo ngayon. Lagay nyo sa south. Kung nasa north, ilagay nyo sa south. Kung nasa south, lagay nyo sa north. Ganun lang, kabaliktaran. So in that case, Sir Kim, what are we waiting for? Are we going to take a long here? Not yet, okay? Not yet. So possible, 'di ba, tulad nga ng nakikita niyo dito sa drawing ko, may ganitong klaseng movement. Okay? So let's say for example, ganyan, okay? And now this is the latest candle, gumanyan. And then ito na 'yon, okay? And then tsaka nagkaroon ng itong candle na 'yan, tama? And then tsaka bumagsak. Now, kung ano 'yung nakikita mong latest high mo dito, somewhere around dito, kung naisip mo na yun, naiisip ko ngayon, yes, we call that one as your change of character and possible ito yung muna yung magiging break of structure per stage mo. So in that case, magkakaroon ka ng choke or change of character in these kind of zones right around here. And definitely, you wait for the price to move up hanggang dyan sa mga zones na yan. And guess what? Magkakaroon ka ng something around like a fair value gap in these zones or volume imbalance. And you need to take trade on that zones. Naiintindihan? So in that case, makakita ka ng ganitong klaseng movement. There you go. Makakita ka ng ganyang klaseng movement. And now, it will go back there. And the price will run opposite side of the market. Naiintindihan? That's how turtle soup works. Ganito siya nag-work. Okay? Ito yung first phase. Ito yung tinatawag natin first phase. Nagulat ka, no? This is just the first paste, okay? Na nitong turtle soup na to. Okay, this is just the first paste. What's next, Sir Kim? What's the second paste? Okay? The second paste is this one. There you go. So, the second paste is like just like this one. The market tend to go up, go down, and madalas ng market na ganito is nagso-consolidate. Okay? Ito yung kagandahan sa turtle soup, guys. Once na nagko-consolidate ang presyo, dun tayo mas nakakapag-take advantage. Okay? So, let's say for example, this is the price of the actual market. So, now, in this case, guys, makikita nyo na meron tayong support and resistance on that zone. Okay? And same thing here, guys. Same thing here. Okay? Same thing here. So, let's say for example, the market is consolidating now. Okay.
In that case, guys, makikita nyo na, okay, I think the price is attempting multiple times to break this above, and same exact thing, attempting to break this multiple times on the downside or on the sell side. Now, how about the turtle soup? Kung natatama na naman yung iniisip mo, kung ganito yung mangyayari sa market, and then biglang nag-open naman baba, and nangyari ulit yung ganitong klaseng candlestick, then definitely, that's what you called your turtle fucking soup. And now you can definitely short this thing out back to its origin of liquidity resting below. Naiintindihan? There you go. Naiintindihan nyo naman pala. Joke lang. Okay? So now, let's search for a turtle soup of trading ICT. So now, let's try to take a look sa internet. Okay? Sa internet tayo magbe-base since lahat kayo is, Sir Kim, totoo ba yan? Nakikita ba talaga to? So now, let's take a look at this one. Okay? Let's take a look at this one. Ito yung mga example nila when it comes to turtle soup. Just like this one. There you go. Yan. Just like this one. So in this case, sideways consolidation. Liquidity grab. Kinuha lahat ng liquidity somewhere around here. And anong ginawa? Push the price to the higher level. Naiintindihan? Huwag nyo nang tingnan to. Okay? Hayaan nyo lang to. Maituturo ko din tayo sa inyo next time. Okay? Pero ito yung gusto ko ipahiwatig sa inyo na ganito yung turtle soup. Kinukuha yung mga ganitong klaseng raids or ini-stop raid, tama naman. Stop raid or take on liquidity, nire-raid nila or pina-flush nila lahat ng position na nandito dito, somewhere below, and nililiquidate yan. Kaya tinatawag na nire-raid. Okay? So, yan yung mga isa pang example, yan yung mga good example when it comes to turtle soup ganito. Pero guess what? Nagbigay ako sa inyo ng theoretically speaking na possible, ito yung mga kailangan yung tingnan when it comes to turtle soup. Okay? So, another example, I will try to make you a bunch of an example para naman, you know, masulit nyo. So, let's say for example, another example right here. Let's say ganyan, ganito, ting ganyan. Okay? And then, ganito, ting ganyan. Okay? So, let's say for example, ganyan. So, the price is consolidating somewhere around in these zones. And now, there you go, a turtle soup. Okay, tandaan nyo lang ha, yung mga zones na dinodrawing ko na to, dapat guys, malalaking candle wick yan. Ibig sabihin guys, ganito yung itsura dapat yan. And then may mga mahabang candlestick below that one or above that one on that zones. Okay, yan yung mga tinatawag na turtle soup. Bakit? There's a good reaction on that zone. May something dyan. Eh, Sir Kim, paano kung buo-buo yung candle? Then no trade at all, huwag nyong pilitin. Mangyari yung gusto nyong mangyari. Hindi ganun yun, okay? Hindi ganun yun. So, yun lang. Okay? So, kailangan nyo hanapin yung ganito. And guess what? Once na makuha nyo yung candle na gusto kong sabihin sa inyo, then definitely you will aim for the upside here. Okay? So, there you go. That's how simple it is. That's a first and a good setup for, you know, turtle soup. Okay? So, yeah. Okay? Ganyan lang naman. Okay, ganito lang naman. Hindi ko naman kayo pinahihirapan. Okay? So, ang turtle soup, guys, is para siyang ganito yung sinabi kasi na ICT, as I remember. The turtle soup is like a sign of failure. Okay? Kailangan nyo munang makakita ng sign of failure in order to tell that it's a turtle soup. If I'm not mistaken, ha, yan yung sinabi ni ICT when it comes to turtle soup. A turtle soup is a sign of failure. Okay? It's a sign of failure sa market movement. Or, possible, bago kayo makakita ng turtle soup, definitely dapat meron muna kayo nakitang failure sa loob ng market, which is, ito yung tinatawag na failure. Okay? Yung may mahabang wick. Yan ang failure. Bakit? There's a good reaction on that zone. And guess what? Ano ang kabaliktaran ng ng turtle soup? Turtle soup is the reason of the liquidity has been taken or the liquidity to take it. Okay? So, ibig sabihin, siya ang nagiging reason kung paano kunin yung mga liquidity sa taas or baba. It depends kung nasaan yung location ng liquidity mo. Or yung turtle soup mo, kung saan nangyari yun. Okay? So, this is just a, you know, a 15 minutes or a 14 minute video long of explaining how turtle soup works. So, in the next one, I will show you how to see that one on a naked chart, on a real chart. Okay? So, I hope naintindihan nyo yung paggamit nitong turtle soup. Again guys, wala akong ibang secret when it comes to turtle soup. Ang kailangan nyo lang pong gamitin dito in order to position is the basic pair valley gap and a change of character or even a breaker block. If you have a breaker block somewhere around in these zones, I hope meron niya, nagkakaroon ng breaker block dyan, you can trade that one because you have a supported
turtle soup into that position, mas mabuti yon. Naiintindihan? And guess what? Sa mga hindi naman marunong mag-trade netong ganitong breaker block, pwede po kayong gumamit ng trade driver prior to the change of character. Guess what? You have one driver, second driver, and the third driver. Okay? So, ganun lang po siyang kasimple. So, I'll be seeing you guys in the next meeting, in the next video. Bye-bye. Peace out.